buhat sa mga ka-Big Bites. Ang mga updates na ito ay tungkol kina Coach Tim, LA Tenorio, Matthew Wright, at Stanley Pringle. Pero bago ka sana magpatuloy sa panonood, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ang unang balita ay tungkol kay Coach Tim. Inaasahan daw ni Coach Tim na ibang klaseng TNT ang makikita niya sa Game 5. Sabi nga niya, parang isang sugat ang tigre daw ang TNT na talaga namang ibubuhos ang lahat. Alam daw niya na hindi basta-bastang magpapatalo ang TNT at gagawa ang mga ito ng paraan para talunin ang Hinebra. Inaasahan din daw ni Coach Tim na maglalaro na sa Game 5 sina Ray Parks at Jason Castro. Kung hindi kasi sila makakapaglaro, napakaliit ng chance nila na talunin ang Hinebra, lalo na kung maganda ang larong ipapakita nina LA Tenorio, Stanley Pringle, Japheth Aguilar, o kaya naman ay Scotty Thompson. Ang susunod naman natin pag-uusapan ay si LA Tenorio. Inaasahan din ni Tenorio na maglalaro si Ray Parks sa Game 5, kaya dapat ay maging ready ang Hinebra. Samantala, gusto daw ni Tenorio na gumaling na agad ang injury ni Castro, pero aminado siya na malaking bagay para sa Hinebra na wala si Castro. Dahil malaking problema nga naman talaga ang pwedeng ibigay ni Castro sa Hinebra. Pero sinabi nga ni Tenorio na ayaw niyang may nasasaktang player, lalo na si Castro na isa daw sa mga closest friends niya. Kung sakaling hindi pa rin maglalaro sina Ray Parks at Jason Castro sa Game 5, siguradong magiging mainit na naman si RR Pugoy. At baka pati si Troy Rosario ay mag-step up din. Kaya dapat ay hindi magpakampante ang Hinebra kung gusto na nilang tapusin ang finals sa Game 5. Ang susunod na pag-uusapan natin ay si Matthew Wright. Sobrang magiging masaya daw si Wright kung sakaling siya ang manalo ng Best Player of the Conference Award. Pero aminado naman si Wright na medyo mahirap makuha ang award na ito dahil marami ring magagaling na player tulad niya. Sinabi naman niya na siguradong deserving daw ang player na makakakuha ng award na ito. Sa ngayon, mukhang imposible na makuha pa ni Wright ang BPC Award dahil hindi naman siya umabot ng finals. Tatlong player lang ang posibleng makakuha nito. Ito ay sina Ray Parks, RR Pugoy, at Stanley Pringle. Bago ang injury ni Parks, siya ang nangunguna sa mga candidates para sa BPC. Pero dahil hindi na nadagdagan ang statistical points niya, baka si Pugoy o Pringle ang maglalaban. Pero hindi natin alam, baka bigyan ng konsiderasyon ng PBA si Ray Parks. Sa kabilang banda naman, kung hindi si Stanley Pringle ang mananalo ng BPC Award, siya naman ang may pinakamalaking chance na makakuha ng Finals MVP Award dahil sobrang consistent ang nilalaro niya. Apat na Hinebra player lang ang nakikita kong deserving na makakuha ng Finals MVP Award. Ito ay sina Stanley Pringle, Japheth Aguilar, LA Tenorio, at Scotty Thompson. Kaya naman kung kayo ang tatanungin, ang Hinebra na nga ba ang magcha-champion pagkatapos ng Game 5? Kung oo, sino sa tingin nyo ang makakakuha ng Finals MVP Award? I-comment mo naman ang opinion mo tungkol sa tanong na ito. Dito na muna nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood nyo, mga ka-Big Bites. God bless sa inyong lahat.